Good morning mga ka-social media peeps. Isang maganda at isang malamig na umaga sa ating lahat. So, kamusta na tayong lahat? Malapit na magpasko. Today is December 13, 2021. Oh my God, malapit na. Less than 2 weeks. Yung mga nakakuha dyan ng 13 month, 14 month, Christmas bonus, or any kind of bonus, please spend your money wisely. Parang sa pagboto lang. Please, vote wisely. Yeah. So, hindi pa man din pa naman ng pangkampanya, pero ito na yung mga araw-araw na motorcade sa EDSA. Traffic dyan, traffic dito, diba? Ano? So, please bear, alam naman natin, please bear with it. Sorry for the inconvenience, sasabihin ng iba ng mga politiko. And only in the Philippines lang talaga. Okay. Well, my topic is yung mga binabato lahat kay Sir BBM. Yung mga disqualification cases. Diba? And yet, very ano siya. Very unpreach siya. Diba? Unmoved. Diba? Chill na chill lang siya. Ang dami nang nag-file ng mga disqualification cases. Until now, may mga nagpa-file pa rin, di ba? At hindi pa rin matatapos yan. Sigurado ako dyan. At alam natin yan. Yung mga nasa sa mundo ng mga politics. Alam natin na hindi matatapos ang mga disqualification cases na isasampa kay Sir BBM. Well, siyempre, ano yan? As I said, politics, strategies yan, chances and strategies para manalo. Since isa si Sir BBM sa may pinakamalakas na dating sa mga tao, well, hindi ko dinidiscard si Madam Lenny, si Sir Lacson, si Sir Pacquiao, si Sir Isko, sino pa ba? Alam natin na magiging maganda ang race regarding sa president position. Lahat kasi may mga sinasabi. Lahat may kanya-kanyang platforma. Okay. Pero siyempre, sa politics, hindi talaga pwedeng honest strategy. Talagang gagawa ka ng paraan para masira mo or madungisan mo yung kalaban mo, let's say. Diba? We're just being real here. Totoo yan. Alam naman natin yan. Okay. So, sa case ni Sir BBM, yung pag-apile sa kanya, laban sa kanya ng mga disqualification cases. Yeah. Now, this Sir BBM is so smart. Never pa siya nagre-react wala. Wala tayong maririnig na reaction sa kanya. Ang laging nagre-react sa kanya, syempre, naka-front sa kanya yung kanyang mga attorney. Yun. Of course, they know the laws. Diba? More than Sir BBM. So, sila yung pwedeng mag-represent kay Sir BBM. But it only shows na very smart yung guy. Diba? Kasi daw, kapag tahimik ang dagat, malalim. Kapag tahimik ang tao, maraming alam. Diba? And that makes Mr. BBM so dangerous. Napaka talino niya kasi, napaka smart niya. Hindi magiging matalino yan, di ba? Kung walang pagmamalaki. Remember, nanggaling niya sa kala ng mga Marcoses. And alam natin na isa yan sa pinakamatalinong tao dito. Lahat sasabihin sa kanya, pinake yung kanyang diploma or anything. Kasama yan eh. Diba? Kasama yan sa black propaganda. Well, whether we believe it or not, masasati na po yan, diba? I am not pro-BBM. I'm just stating my opinion. Diba? Now, kapag in case lang po na nanalo si Sir BBM,
Yung pagiging smart niya doon, yung ilalabas lahat yan. Okay. Kumbaga, he's a very smart and a very dangerous guy. Not in terms sa papatay siya ng tao, ha? Hindi yun, hindi. What I mean, yung kanyang mga patakaran. Magagawa niya na yung mga, ano, magagawa niya na ulit yung mga gusto niyang gawin. Diba? Yung paglilingkod. Tapos yung mga, siyempre mayroon din silang mga ano yan eh. Hidden agenda. Bakit kaya? Bakit ka patatakbo ng presidente? Eh, gayon napaka-powerful mo na, di ba? Napaka-yaman mo na. And yet, bakit pa? Di ba? So, kasi kapag president ka na, meron ka ng immunity. Hindi ka na basta-basta pwedeng ma-ano, di ba? Matouch. So, I don't know kung mali, siyempre, marami ka nang magagawa yan. Whether linisin mo yung mga bagay-bagay, diba? Ayusin yung mga dapat ayusin. Diba? Pero sana, more into public service pa rin. Diba? Kung sino man yung uupo bilang president, more into public service. Not by personal ano, intention. Kawawa mga tao ngayon, lalo ngayon. Maraming naghihirap. Marami na kailangan ng tulong ng mga serbisyo, ng mga politiko, ng government natin. Diba? So that's why me, as a voter, I also try to influence other voters not to think wisely. Diba? We have to weigh in everything. Ang mga plataforma ni Sir BBM, plataforma ni Madam Lenin, ni Sir Pacquiao, ni Sir Lax, ni Sir Isko. Sino ba hindi ko nababanggit? Sorry kung meron ako hindi nabanggit. Di ba? We as voters, we have to weigh in everything. We have to choose. We have to choose our, and we have to use our mind. Our brain, we have to think. Di ba? Not only for the president, but also for the vice president, for the senators, for the congressman. Sa senators na parang hindi ko makukompleto yung mga pangalan mo. Sa mula from 1 to 12 eh. Baka anim lang ang ano ko doon eh. May boto ko doon ah. Well, hindi pa naman sure yan. Matagal pa naman yung election, di ba? Di ba? Pero at least may nakikita na tayong hugis, di ba? Kung ano yung pwedeng mangyari. Pag nanalo si Sir BBM, maraming protesta dyan. Pag nanalo si Madam Leni, maraming mag-question ng kanyang kakayahan. Pag nanalo si Sir Pacquiao, marami rin mag-question ng kakayahan niya. Pati rin si, para kay Sir Isko, kay Sir Lac, so di ba lahat naman kini-questions. Well, that is the beauty na nagaganon tayo, na karan dito bumabot. We have the rights to question them, to criticize them, di ba? Hindi lang yung puro paghanga sa pangangampanya nga nila. Sorry, pro the world. Akala ko sa pangangampanya nila. Hindi mo nga matanong eh. We as normal people, hindi tayo makapagtanong sa kanila. Laging hawak ng mga politiko yung microphone. Wala tayong rights para magtanong. Diba? Kasi we have the rights to ask them, Sir BBM, ano ba talaga ang purpose? Bakit ka tumakbo? Talaga bang public servant or what? Madam Leni, kaya mo ba talagang patakbuhin ang buong Pilipinas? Ang dami nangungurakot niyan, ang dami. Baka ikaw matino, paano yung mga tao sa paligid mo? Kaya mo bang hawakin niyan? Sir Pacquiao, anong kakayahan mo para maging presidente, di ba? All of those things. Sir Lacson, ikaw ang isa sa pinakaminog. Bakit ikaw may pinakamaraming pinapakitang advertise sa mga batas na gusto mong gawin? Bakit hindi mo ginawa during your term as a senator? Sir Isko, hindi pa dapat nasa Manila ka pa muna. Sayang, ang dami ka pang pwedeng gawin mas sa Manila. Isang term ka pa lang. Pero meron ka pang dalawa, pangatlong term para mas lalong mapaganda. And yet, anong ginawa mo? Tumakbo ka. Anong agenda mo? Diba? Parang lumalabas na may pagka-opportunista ka po. Well, all of those are just my opinion. Wala po akong masama para saan.
na ano, diba? Sinasight ko lang po yung bawa, yung positive tsaka negative ng isa. Lahat po yan magagaling. Okay? But we as a voters, dapat meron tayong karapatan para magtanong sa kanila. Tama po ba? Kasi, sa laking dami nating utang, napakalaki ng utang natin, and yet napakarami nating pera. Saan napupunta yung mga yun? Diba? Ang daming napuputom, ang daming namamatay. Pag hindi ka nagsalita, ay pag nagsalita ka, the next day, nasa tabloid ka. O nasa social media ka. Alam mo na kung ano ginawa sa'yo. Diba? Hindi dapat yan. Ang. Diba? Okay, balat si buwes kapag nasa politika tayo. Okay. So, again, good day po sa inyo lahat.